Hello, this is another Tech Accessories episode. Are you tired of dealing with tangled wires and poor audio quality during your vlogs, podcasts, or live stream? Look no further today. We're diving into the TNW A30 wireless microphone. This compact and affordable wireless promises to elevate your audio game. Let's see if it delivers. So as we can see, the box is very simple. First natin makikita is the user manual. Very basic lang at understandable introduction, how to use, and about the UI of the microphone. Second is the charger. So, nakabox pa yung charger niya. Akala ko nga mahaba yung charger, but maigli lang pala yung charger niya. Malaki lang talaga yung box. So, the charger is a Type-C. Next one is the bahay ng microphone. How do we call this? A charging house. So, very sleek and minimalistic yung style niya ito. Makikita mo lang sa labas is yung pag-charger niya na Type-C. Maganda yung pagkaka-placing ng mga mic dito sa loob niya. This is the receiver. We're gonna connect on the phone. Very clean lang siya. Wala siyang power button. So, automatic mag-on lang siya pag naka-connect na sa phone. This is the microphone itself. The lapel microphone. So, very clean din. Nasa right side niya yung power button na yellow. Then, sa baba is yung pag-charger na Type-C. Sa right, wala. Dun sa up is dun makikita natin yung mic niya. So, may ipit na rin siya. Yan, di-ipit siya. But, the very cool is magnetic siya. Sobrang lakas ng magnet siya. So, no worries na. Basta-basta siya mahuhulog. Very secure yung magnetic niya. So, dalawang include na microphone sa kanyang box. To turn this microphone is long press lang natin until we see the blue light indicator. It means naka-on na po siya. So, pag nagbi-blink po yung blue is hinihintay niyang makonect yung receiver. For the receiver, dapat ang ating phone is may charging port na Type-C. Pagka-plug natin is makikita natin yung blue light indicator na nagbi-blink. It means naghihintay siya ng connecting ng microphone. So, to connect this, ilong press ulit natin para mag-on yung mic. Then, once na press natin is mag-stay lang ng blue light yung sa mic and then sa receiver niya. It means naka-connect na silang dalawa. So, naka-connect na po yung first mic natin. For the second mic is the same. Long press again. Then, we're gonna see the... So, makikita natin nag-ilaw na yung blue light both mic and the receiver. For its noise cancellation, one press lang sa power button niya, then mag-on yung na-indicator niya. It means naka-on na yung noise cancellation or reduction. Double click is for the silent mode. Then, three click on the power button is the reverberation mode. So, hi guys! Ito nga pala yung pinaka-first kong wireless microphone. Para sa aking para sa ating paggawa ng content for vlogs and for interview Zoom like that, para maging clear yun naman yung boses natin for interview like that. So ito nga pala ang binili ko is the TNW A30 wireless microphone. So ito yung recommended ko rin para sa inyo dahil hindi lang siya affordable but very unique ang kanyang style. So para lang siyang shape ng piso. Ayan. So, ito yung lapel microphone. Ayan.
So ito yung kakaiba. So no, ang kwan lang dito, wala siya yung fur na pang-cover, pero meron malakas yung noise cancellation niya. So ngayon is naka-noise cancellation tayo. So ang pagpindot po ng kwan para ma-cancel yung noise cancellation is one press lang. Yun. So nakita natin wala nang kwan, wala na yung color red na color na indicator. So it means naka-off yung noise cancellation natin. So pakinggan niyo na lang yung surroundings. Bale, magkukan tayo dito ng ating fan. So ito yung fan natin. So ihahangin natin directly sa ating mic. Yan. So kung medyo mahangin yung kwan nyo, so ito yung naka-off. Naka-off yung noise cancellation natin dito. Then i-click ulit natin para ma-on. So yon, meron ng kwan, red color na nag-blink. So it means naka-on na. So ito na yung fan natin while naka-on yung ating portable fan. So next naman na features nito is yung silent mode. So kung meron kayong interviewin, then you want to kwan. So bali dalawa kasi siya. Bali dalawa yung microphone niya, wireless microphone na lapel. So for a scenario, kung gusto mo mag-silent mode ka, halimbawa, you want to ask a question but gusto mo ma-focus yung record ng audio doon sa kanya, i-double click mo lang to para hindi mapakinggan yung boses mo. So ito yung kwan nito is 2 press, 1 2. Yan. So pag di-double click natin, mawawala yung both red tsaka blue na color indicator. So it means naka-off na siya, then wala siyang masasagap na audio. So next naman is yung third feature niya na reverberation. Para siyang it's like a echo. So meron siyang effect dun sa voice mo. So example natin is yan, tatlong click lang siya. 1 2 3. Then kapag nakita nating nag-breathe, parang nag-on off yung blue, it means naka-on na yung reverberation natin. So ito yung mic test natin. So ito para tayong mostly siguro parang ano, parang gusto mong kumanta. Yan. So still naka-on pa rin yung portable nating fan. Yan, naka-on pa rin siya. Naka-on pa rin, ha? Nakatutok lang 'to sa fan na, sa microphone natin. So tinitesting lang natin kung nasasagap yung hangin kasi wala naman tong fur na yung pang-cover ng mic, mga mic na ibang kwan. Maraming wireless microphone si TNW, but ito yung mas umano sa aking kwan, wireless microphone, kasi kakaiba siya. Kasi pwede siyang magnetic siya. Magnetic, I mean, yan. So magnetic siya, so nakadikit siya sa akin. Yan. Sobrang kwan, ha? Yan. So hindi pala naibalik yung kwan, naka-reverberation pala tayo. So magnetic po siya. Sobrang lakas ng kwan nito, ng magnet. So hindi basta-basta ito mahuhulog. So pwede rin siyang tiipit. Yan. Yan. So pwede natin siyang iipit dito sa atin. Yan. So kung magkukan ka, if you want to wear some eyeglasses, pwede. Pwede natin ilagay dito. Wait lang, kuha tayo ng glasses. So ito. Yan. Then gusto mong ipit siya. So mas ano to, mas malapit sa ano natin. Yan. So hi guys. Mic test. Pinaka-useful talaga 'yung pag ano, pwede nating ipit tapos i-magnet. So kung wala kang mapag-ipitan, halimbawa yun nga, you want cup? Wala tayo. Unfortunately, wala kasi tayong sombrero. Yan. So yun. Ito yung isang magandang features niya na magnetic siya, then diipit din. Hindi lang siya diipit, magnetic din siya. Very compatible to sa lahat. Pero ito kasi is Type-C. Type-C yung compatible niya sa mga phone na isasaksak. But punta lang kayo dun sa site ni TNW sa Shopee. Meron kayo makikita ng portable na converter na extra. Pwede nyong maisaksak sa iOS and other Android phones na iba yung pag-charge nila. Very basic and compact din to. Grabe.
medyo may kabigatan din to dahil dito yung pinaka main na pinag-chargean niya. But individual lang yung kwan dun sa receiver niya. So dapat i-charge mo siya dun sa mismong wire, mismong charger niya, hindi dito sa bahay. Kasi dito lang nag-charge yung ang ating wait lang. Yan. Dito lang nag-charge kasi yung dalawang wireless nating microphone. So, pero in case na ito is nasira, meron siyang yan. Meron siyang pagsaksakan din ng wireless ng type C charger. So, ay shabit. Sorry. So, naka-on pa lang both. Sorry. So, yun, kung narinig niyo nagdo-double yung audio ko, na-click ko pa lang both yung ano, yung dalawa. Nag-on pala siya ko sa. Then matagal din siya malobat. So ito naka full charge tong kwan. So nagcha-charge yung isang microphone. Yan. Yan. So ang range nito is 60 meters yung kwan niya. Range na kaya niyang masagap. Kahit malayo yung kwan mo, halimbawa in a scenario na mag-interview ka, so experimentation, then ayaw mo makita yung videographer mo, then yun, 60 meters, malayong-malayo na yun. Yan. So, in halimbawa, for prank, like that, masasagap niya yung kwan mo. So, yun yung isang kinagandahan niya ito. Plug and play na rin siya. Hindi siya yung mga tipo na need mo pang mag-download ng app or software nila para mag-activate nyo sa phone mo. Or, meron kang kakalikutin pa doon sa settings. Halimbawa, meron kang i-debug like that. So, hindi na kailangan yun. Hindi na kailangan i-on yung developer mode like that. Pero, sa mga ibang phone, like siguro mga older phone na, kailangan mo pang i-on yung OTG. Kasi para mabasa niya yung pagsaksak mo dun sa port ng charger mo. So, yun lang naman ang kwan. Hindi naman siya no need download na. Halimbawa, yung mga ginagawa nila pang interview like that, yung ilalagay lang nila sa stick para maging like a mic, di ba? Wala tayong maisip na ano eh, paglagyan. Ah, ito. Like this one. So, ipit mo. So, meron tayong mic. Yan. So, so pero, syempre, ang awkward naman nito pag i-ganito mo, no? Pag mag-interview ka. So, reason for my, one reason na bakit nagkaroon tayo ng wireless microphone is for, ano, very clear. Naka-focus sa voice natin yung mga content natin. Isa ring dahilan ba't ko ito binili is for my research. Because qualitative research kami, so kailangan namin mag-interview. Tapos, syempre, hindi naman lahat ng, not every time is maingay talaga yung place na pag-interview namin. Meron yung, siguro, nandun lang tayo sa sidewalk, then may mga maingay na sasakyan. So, yun. Mahirap mag-transcribe ng mga word kung ano yung sinasabi nila. So, ito, malaking tulong to kasi may noise cancellation, naka-focus lang dun sa ano. Yun lang yung masasabi ko dito. Kung gusto mong makita yung ano range test ko is dito sa next video, naisaktong lalabas ako. So, panoorin na lang natin. So, let's go! So, ito nga pala yung range ng ating mic. Next, testing natin yung 60 meters. 60 meters hanggang saan ba? Mic test. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mic test, nasan ba tayo? Hello? Mic test. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, yan ang range ng ating mic. Yan. 1, 2, 3. Layo ko, no?